Hi, so welcome back to my channel. So, nakita nyo na naman na aking mahiwagang blender. So, obvious naman na magbe-blender na naman tayo. May gagawin na naman tayo dito. So, dahil summer, at yan, naisip namin, syempre mga pampalamig, no? Yan yung naisip namin gawin. So, gagawa tayo ng homemade ice cream. So, flavor natin is coffee. Ayun. So, isa yun sa favorite kong flavor ng ice cream bukod sa cheese and ube. Yung coffee crumble ba yun? Basta yung coffee yung flavor niya. So, yun yung gagawin natin kasi naisip namin na gumawa ng ice cream na yung ingredient is madali lang, yung makikita mo lang dito sa bahay. So, eto nga, tira nga lang, ayan, meron kami, ano ba mga ingredient natin na gagawin? Meron tayong, or gagamitin pala gagawin. So, meron tayong choco syrup. So, kailangan to. Ayan. Bawas na nga, so kailangan ko pa ginamit to. Yung kung ano lang nandiyan sa rep. And then, itong coffee na 2 tablespoon. So, any brand ng coffee. So, depende sa bet nyo. And meron tayong milk. So, instead of skim milk, ang ginamit ko dito, yung powdered milk na ginagamit ni Chelsea. So, yun. So, eh, kahit anong brand. Kasi mas masarap sana skim milk. Kasi yung talagang ginagamit sa ice cream, pero wala kaming skim milk, kung ano lang talaga nandito sa bahay. So, ayun yung gagamitin natin. So, powdered milk, and etong all-purpose cream, kailangan natin yan. Ito ay nilagay ko sa freezer ng 2 hours. So, kung sa chiller siya, overnight, pwede siya. Eh, since hindi namin siya nalagay agad sa chiller, so, nilagay ko na lang sa freezer na 2 hours. And, meron tayong condensed milk. So, yan yung magpapatamis instead of asukal. Bakit? Kasi ang asukal nagtutubig. Kaya pag kailangan ng tamis, condensed ang nilalagay. So, buksan na natin ang ating all-purpose para ready na natin lahat. So, syempre, ayan, binuksan ko na. So, ang liit nga ng pagkakabukas ko. Kailangan tunawin muna natin itong ating coffee dahil hindi siya maghahalo maigi kapag kagantong buong buo. So, babalikan ko kayo, okay? Tutunawin ko lang yung kape ko. Ayan, I'm back. So, ayan, tinunaw ko na yung aking kape. So, kailangan lang mawala yung pagkabuo-buo niya. Yan, pwede na yan pag ganyan. And yung aking gatas, yung powder milk, tinunaw ko na rin siya kasi nga, pag nilagay mo siya doon, baka meron siya magkaroon ng buo-buo. So, kailangan kasi walang mga buo-buo. Kaya yan, tinunaw ko na siya ng ganyan. Okay na yan, ganyan kalapot. So, next step is paghahaluin natin ang ating condense. So, yan, lahatin na natin kasi once na lumamig, ang ating ice cream baka tabang. So, yan. Ginamit ko na yung pinang-mix ko sa kape. Kasi imi-mix din naman natin yung kape dito. So, kailangan lang na huwag muna natin direct na ilagay sa ating blender. So, pag imi-mix muna natin sila, ganyan. Nakikita nyo ba, guys? Ayan. So, sa malalim na lalagyan nyo siya, ilalagay. So, yan. And then, itong ating milk na tinunaw. Powdered milk. So, lahatin natin. Kung may skim milk kayo, guys, mas masarap ang skim milk kasi yun talaga yung ginagamit pag gumagawa ng ice cream. Pero since, imbe-imbento daw. So, kung ano yung available sa bahay, yun ang ating gagamitin. So, ganito na siya, oh. Kita nyo ba? Pakita ko lang sa inyo. Ayan ang kulay niya. And then, ilagay natin ang chocolate syrup. Ayan. So, konti na to. Ewan ko kung aano siya. Pero bababa pa naman yan. So, yan. Para lang yung tapang ng kape is mag-less. Kasi, pag pinaghalo mo yung coffee and yung chocolate, parang may pagkalasang mocha. So, naririnig nyo ba yun? Excuse me naman sa mga nakain kung may maselan kayo sa ganyang tunog. So, lalahat na natin. Kasi konti lang naman to. So, sabi ko nga, kung ano yung nandiyan sa bahay, yun ang ating gagamitin. Kasi, syempre, diba, medyo mahal din kapag bumili tayo ng ice cream. At saka yung flavor na gusto namin is wala na, madalas wala na sa
grocery or sa bilihan ng ice cream. So yan. So hinihingi ng kapatid ko, wag, baka tayo magkulang. Tumumba yung lalagyan. So yan. I-mix-mix natin ng ganyan. Kahit naman hindi natin haluin ng maigi. Ang mahalaga lang kasi, sama-sama naman na siya, nabubulol ako na naman ano. Sama-sama na sa isang lalagyan. Ayan. So, okay na yan? May natira pa ba dito? Kasi sayang. So, next, ilalagay na natin sa ating blender. Ayan, buksan na natin ang mahiwagang blender. Ang ating all-purpose na nilagay natin sa freezer. So, ganyan dapat ang magiging itsura niya, guys. Yung hindi siya malabnaw, ganyan. Kailangan siya yung para medyo buo-buo. So, yun. So, gagamitin ko na itong gatas. Yan, ganito dapat ang magiging itsura niya. So, medyo maliit yung kutsara na nagamit ko. Hindi yata abot. So, kukuha lang ako na mas malalim. So, yan. Pinalitan ko lang yung ating kutsara kasi hindi ko abot yung dulo. Sa-ID natin kasi sayang. Ayan. So, ikakat ko na to guys, ha. Ba, masyado tayo magtagal sa ating paglagay ng all-purpose. Or pabibilisin ko na lang pala. So yan, ilagay na natin. Kita nyo ba? So ilagay na natin tong ating pinagsama-samang ingredient. Haluin ko pa ng konti. So, itabi na muna natin yung mga nagamit natin para medyo maluwag. Ayan. So, open ko na ang blender. So, sa-ID natin, guys. Dahil sayang, ang bawat patak ay sayang. Ayan. So, pwede na yan. And, takpan natin ng maigi. Ayan. So, muna natin siya, guys. Natin kasi para na siya na hahalo pa. May puti pa doon. Bakit? Again. Kailangan pa rin natin kasi naano siya, nadikit siya dun sa ayan, nakikita niyo, di ba? So kailangan pa rin ng tulong ng aking kamay. Pero na siya. Nakikita niyo yung kanyang kita niyo ba? So malapot-lapot na siya. Kailangan is mas siya, yung mas malapot pa. Kulang pa yan. Check natin. Tikman ko lang, ha. Ay, nalagot ka. Masarap, guys.
Ay, masarap. Na ano ko, na-achieve ko yung tamang tamis niya. Okay na yon para pag lumamig siya, hindi siya matabang. Mix pa natin. Okay, okay. I think pwede na to. Yan, okay na ang ating ice cream. Babalikan ko kayo dahil ta-transfer ko siya sa lalagyan. Saan ko ba kayo titingnan? So, yan. Babalikan ko kayo guys dahil ta-transfer na natin siya sa isang lalagyan. A few moments later. Ayan, nagbabalik ako. Tanggalin ko, hindi ko pa pala ito natatanggal. So, set aside lang natin. Doon ka sa tabi. Ayan. So, ito yung lagyan namin ng ice cream nung bumili kami ng ice cream. Buti pala hindi ko tinapon. So, dito namin siya ilalagay. Okay? Para magbukang ice cream talaga. Parang ano na siya, diba? So, itaktak natin. Where's the kutsara? Kinuha ng kapatid ko eh. So, taktak na lang natin. Yan. So, okay na yan. Kasi halos wala na naman eh. So, ayan ang ating ice cream coffee. O, coffee ice cream. So, yun yung flavor. And bukas, ipapakita ko sa inyo ang ating finished product talaga. Kasi syempre, ilalagay natin ito sa ref, sa freezer, para matigas. Okay? So, yun lang guys, ang aking vlog for today. So, kailangan pa rin natin magtipid, mag-isip na ikatitipid. Kasi, gasino lang naman ang ginastos ko dito. Siguro, wala pang 200. Wala pang, may 100 naman, 100 plus. Pero, syempre, yung iba is mga talaga nandito na sa bahay. Ang binili ko lang dito is yung all-purpose at saka yung isang condense. Yun lang. Then, the rest, dito na yon yung nasa bahay na. So, yun guys. And, kung gusto nyong itry itong, ayan, sinilb ko na. So, kung gusto nyong itry itong aking homemade ice cream, try nyo. Then, pwede kahit anong flavor, pwede mango, ube, cheese, so depende sa gusto nyo yung flavor. So, medyo na ano na ako, hahapo, mainit. So, yun lang guys, and see you on my next vlog. Bye-bye! Yan, nasabit na yung lalamon ako. So, bye-bye! The next day. Good morning guys! Ayan, so, update tayo sa aming ginawang ano, ice cream. So, kukunin na natin ang ating ginawang ice cream. Eto na siya guys. So, tingnan natin kung tama yung texture. So, bababa ko kayo para medyo hindi ako mangalay. Ayan. So, yan. Ayan. Buksan natin ang ating kape. Tadan! Eto na siya guys. Ayan. Hindi na siya matatanggal. So, medyo nagkaroon siya ng bubbles kasi actually guys, meron akong maling ginawa do sa aking pag-mix. So, dapat, di ba, minix ko siya ng sa number 1. So, dapat, number 1, naka-level lang sa number 1 yung blender para hindi siya nagbabubbles. Pero, inano ko siya, minadali ko siya. Kaya nagkaroon siya ng bubbles, nilagay ko siya sa number 2. Pero, anyway, ayan, titingnan natin yung ating ice cream. So, bababa ko ulit kayo. So, yan, ang ating ice cream. Oh, di ba? Kita nyo. So, perfect naman yung kanyang texture. So, baliktarin ko yung camera para mas makita nyo. Ayan. So, tamang-tama yung ano niya, oh, texture niya, guys. Di ba? So, ito na yung ating homemade ice cream. Ayan. Titikman na natin ang ating ice cream. Kukuha lang ako ng kutsara. Masarap. Masarap. So, yung texture ng ice cream, tama-tama lang. Yun nga lang,
i-ano nyo lang sa number 1 or 2. Bagong gising si Chelsea. Ang tagal ko daw. O, chef guys, itong update sa aking aming homemade ice cream. So, i-ano na natin. Ipapatikim na natin sa kanila at excited na si Chelsea. Yung bagong gising pa nga. O, so guys, yan na kayo. Bye-bye. See you on our next vlog. Bye-bye. Bye-bye.